Leia, may relasyon ba itong beauty queen na si Catherine Camilon dito sa sinasabing person of interest na isang pulis? Magandang tanghali sa Bernard. Base nga sa inilabas na ulat ng PNP Calabarzon, padala mensahe sa kapatid ni Catherine, ang mismong kaibigan ng pulis na siyang itinuturing na persons of interest na nagsasabing mayroong relasyon ang pulis at ang beauty queen na si Catherine Camilon. Ang pulis din daw ang nagbigay ng sasakyan kay Camilon at ito rin ang katagpo ng dalaga noong October 12 o noong araw na ito ay mawala. Kaugnay nito, inilipat na ang pulis sa Police Regional Office Calabarzon sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit matapos nga itong ituring na person of interest. Sinabi ni General Lucas ang Criminal Investigation and Detection Group 4A na ang mauuna sa investigasyon, habang ang Internal Affairs Service 4A naman ang siya magsasagawa ng administrative investigation sa police. Ayon naman kay PNP Chief Police General Benjamin Ocreda Jr., hindi sila mangingiming tanggalin sa serbisyo ang mga pulis na gumagawa ng katiwalian. Balik sa iyo, Bernard. Leia, may naibigay bang inisyal na impormasyon ng PNP kung ano mga posibleng anggulo ng dahilan ng pagkawala nitong beauty queen? Lahat daw ng anggulo, Bernard, ay titingnan itong Philippine National Police. Ano? At sinabi kanina ni Chief PNP nang matanong namin dito sa press conference na mag-uusap pa lang sila nitong regional director ng Calabarzon na si General Lucas at doon niya itatanong itong mga karagdagang detalye. At hindi sila nagbigay ng iba pang detalye kung ano ang ranggo nitong pulis, kung saan ito naka-assign. At ang sinabi lamang sa pahayag na ibinigay naman ni General Lucas kagabi ay ito ay nandoon na sa Camp Vicente Lim habang hinihintay naman nila ang approval ng COMELEC dahil bawal nga maglipat ng mga personnel ngayon habang nasa election period tayo. Kaya para masiguro lamang na magiging available ito sa isasagawang mga investigation ay inilipat ito pansamantala sa Pihaw sa Camp Vicente Lim. Bernard? Maraming salamat, Leia Ilagan, live mula sa Camp Krameng.